May pinasaringan at may nilinaw sa ilang issue at pangyayari ang ilang presidential aspirant ngayong araw. Si Davao City Mayor Sara Duterte naman nag-uber the backwood sa Partidong Lakas CMD. Saksi, sina Salima Refran at Sandra Aguinaldo. Umanib na sa Partido Lakas CMD si Davao City Mayor Sara Duterte. Nanumpa siya bilang miyembro sa harap ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, presidente ng partido. Naroon din si Lakas Chairman, Senador Bong Revilla. Nangyari ito ilang oras matapos si anunsyo ng alkalde ang pagbibitiw mula sa kanyang regional party na hugpong ng pagbabago. Ang pag-anib ng alkalde sa isang national party nangyari 2 araw matapos si atras ang kanyang re-election bid bilang Davao City Mayor. Kanina, nagninang si Mayor Sara sa kasal ng anak ni Revilla. Salamat ako sa mga supporters ko. And I hope na kung ano man mga mangyari sa mga sumusunod na mga araw ay maibigay ko sa kanila kung ano yung gusto nila. Ninong din sa kasal si dating Senador Bongbong Marcos na nababanggit na posibleng maging katandem ng alkalde. Sabi ni Marcos, walang pag-uusap tungkol dito. Tuloy na tuloy pa rin, sir, for president. Ako? Yes. For president po kayo. Examine my situation. I have nowhere else to go. I cannot go anywhere and I cannot change. I will not change parties. I entered this race not to play any of this substitution. What if Mayor Sara runs for president? Then she will run. Ninong din si presidential aspirant, Senador Bato de la Rosa. Inulit niyang handa raw siyang magbigay daan kay Mayor Sara, pero kung sa ibang partido raw ito tatakbo, kakausapin daw niya si Pangulong Duterte. Ayaw ko bigyan ng sama ng loob si Pangulong Duterte na meron siya susuportahan na standard bearer na partido niya. At the same time, yung anak niya ang kalaban. Kawawa naman yung matanda. Bago dumalo sa kasal, kinuwestiyon ni De La Rosa ang pagbawas ng Senado sa mungkahing budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Maapektuhan daw mga programa para sa mga barangay kung saan nagsisimula ang mga insurgency at social injustice. Ang isa pang presidential aspirant na si Senador Manny Pacquiao sinabing walang nagbago sa kanyang pagkandidato sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. Paglilinaw niya yan matapos na naging pagpupulong nila ng Pangulo at the Vice Presidential Aspirant Senador Bongo. The meeting with the President was arranged by common friends. It was an apolitical meeting but it provided us an opportunity to talk about our shared vision for Mindanao. Kamakailan ay nagkaroon ng hidwaan ang kadalang partidong PDP Laban na nagresulta pa sa pagkakaroon ng 2 paksyon. Nasa isang paksyon si Duterte at nasa kabila naman si Pacquiao. Matipid ang pahayag ng palasyo kaugnay ng nangyaring pulo. It was a friendly meeting. It was a reunion of sorts between two leaders from Mindanao. Iwan na lang po natin doon yun sa ngayon. Dumalo naman kagabi sa huntahan with VP Lenny sa Lipa City, Batangas, si Vice President Lenny Robredo, running mate na si Senator Kiko Pangilinan at ilang senatorial aspirant na kadalang ticket. Dito nakausap ni Robredo ang iba't ibang sektor tulad ng mga jeepney at tricycle drivers, mga manggagawa, PWDs at seniors. Pakiusap ni Robredo sa kanyang mga taga-suporta sa kabila ng mga paninira at kasinungalingan, maging mahinahon at huwag makipag-away. Maaari naman daw itama ang mga maling paniniwala sa marespetong usapan. Very toxic ang social media, huwag na po nating dagdagan. Kung may kasinungalingan, tama po na i-correct natin ang kasinungalingan. Dahil kung hindi po natin kinokorekt yung kasinungalingan, akala ng tao siya yung tama. Pero wag na po tayong umatol sa ginagawa ng iba na ayaw natin. Binisita naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga mangingisda sa Zambales kung saan nangako siyang ipaglalaban ang West Philippine Sea. Palalakasin din daw niya ang Philippine-US Visiting Forces Agreement at itutuloy ang Build, Build, Build projects ng administrasyon. Sa ganyang talumpati, tila may mga pinapasaringan si Moreno. 40 taon na ang pinagagawa ng mga pamilyang yaon, yung nag-aaway na pamilya na yon, trono. Nagpapalit-palit pa nga ng kulay, huwag kayong maniwala doon, ganun pa rin ang kulay nun. Oh. Tapos, mana-mana,
kung ang kwalifikasyon niyo sa pagboto ay eh, kailangan maging anak ng presidente para maging presidente, eh olats na ako. Talo na ako. Walang tinukoy na pangalan si Moreno. Nasa budget deliberations naman sa Senado si Senador Panfilo Lacson ngayong araw. Ipinagtanggol niya ang ginagawang mga imbestigasyon ng Senado. Ano man anyang lumabas sa imbestigasyon ng BIR at mga prosecutor, malinaw daw na taliwas sa sinasabi ni Pangulong Duterte, talagang nakakatulong ang Senate inquiry para mapanagot ang mga umaabuso sa pondo ng taong bayan. Maaari din daw makagawa ng mga batas base sa resulta ng kanilang imbestigasyon. Dapat daw gawin ng BIR at Bureau of Customs ang kanilang mandato para tugisin ang mga huwad at mga kasabwat nito sa gobyerno. Nasa ehekutibo na raw kung paano nito aaksyonan ang mga resulta ng investigasyon. Hinihingi pa namin ang tugon ng Malacanang kaugnay nito. Ako si Sanima Refran. Ako si Sandra Aguinaldo. Kami ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.